bago ako naging B-Mobile member, dati akong OFW. Caregiver ako sa Israel ng almost 8 years. Pero bago pa ako napunta ng Israel, pumunta rin ako sa ibang bansa, sa ibang lugar. So, nagtrabaho ako sa Korea, nagtrabaho ako sa Saudi. So, ang trabaho ko doon, syempre mag-alaga ng matanda. Sana nanay ko yung inaalagaan ko, kasama ko, pero ibang lahi o ibang tao. Nung mga panahon na meron akong inalagaan na matanda na nagkakalat siya ng dumi, naiihi siya sa panty niya, minsan pag pinapakain mo siya, pahirapan, yung mumurahin ka pa niya. Dahil akala niya pinipilit mo talaga siyang kumain. Pero syempre, bilang caregiver, kailangang ibigay mo sa kanya yon. So pagka minumura ako, ganun, naiiyak na lang ako eh kasi hindi mo naman siya pwedeng patulan. Caregiver ka nga eh. No, naiisip ko yung parents ko. Kasi dapat ako yung kasama nila sa bahay, pero matagal akong wala. Lagi akong nasa abroad. Nung mga time na yon, sabi ko sa sarili ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, ayoko nang bumalik sa abroad. Kaya naghanap talaga ako ng opportunity na yung mag-i-stay na ako sa Pilipinas, yung hindi na ako aalis. Ayun, nakita ko nga si B-Mobile. Nung nag-grab ko to, nakita ko yung opportunity. Ang laki nung pinagbago sa buhay ko. Pinangako ko kasi sa sarili ko nga na ayoko na mag-abroad. Yung gusto ko makasama ko na yung family ko rito. Kasi syempre, tumatanda na yung parents ko. Iyon yung nag-push din sa akin para gawin ko si B-Mobile. Hindi kagaya nung nagtatrabaho ako as a caregiver, ginagawa ko lang yun kasi trabaho ko yun. So wala akong choice. Pero dito, bilang B-Mobile, technopreneur, nade-develop din yung pagkatao ko. Yung sabi ko sa sarili ko, ay marunong din pala talaga ako makipag-usap. Yung isang pinagpapasalamat ko na nandito ako ngayon sa B-Mobile, yung nagkaroon ako ng time sa sarili ko, nakakapunta ako sa iba-ibang lugar kasi sabi ko noon, pumupunta ako ng abroad pero ang Pilipinas hindi ko nalilibot. So ngayon nagagawa ko na siya. Napupuntahan ko na yung mga lugar na hindi ko napupuntahan noon dito sa Pilipinas. Sa mga OFW, huwag silang matakot na umuwi ng Pilipinas. Kasi noon nalulumo ako sa tuwing sasabihin nila sa akin na di bali nang mamatay dito sa abroad. Kahit may gera, ayaw namin umuwi kasi nandiyan kami sa Pilipinas. Ganun na ba talaga kahirap yung Pilipinas para ganun lang sabihin nila? Tapos yung kahit na malayo sila sa mga anak nila, sa pamilya nila, basta ang mindset nila, ang nasa isip nila, sa abroad lang nila mararanasan na magkaroon ng pera, na maibigay sa pamilya yung pangarap na gusto nila, hindi ka palaging malakas. Hindi ka palaging may trabaho dyan. Darating ang panahon, uuwi ka rin ng Pilipinas. So ang sabi ko, kung gagawin nyo si B-Mobile, pag uwi nyo ng Pilipinas, meron na kayong ipon, meron na rin kayong gagawin. Sabi ng kuya ko sa akin, nung niyayaya ko siya, sabi niya sa akin, wag mo na nga akong isali sa ganyang kalokohan. Sabi niya. Sabi ko, hindi naman kalokohan si B-Mobile, kasi negosyo nga yan eh. Pinapakita ko nga sa'yo na dito, maliit lang yung capital, tapos may malaking potential income, sabi ko sa kanya. So sabi niya sa akin, baka mamaya magpasali ka dyan ng mga tao, yun pala, scam yan. Sabi niya, di madadamay pa kami niyan. Pati ko niyayaya mo, madadamay din ako, sabi niya. So, syempre na-hurt ako kasi hindi ibang tao yung nagsabi sa akin eh. Kumbaga, kapatid ko siya eh. Anong time na yon, sabi ko sa kanya, sabi ko sa sarili ko, hindi ako titigil sa B-Mobile. Hindi ako titigil hanggat hindi ka naniniwala sa akin, hanggat hindi ka sumasali sa akin, at hanggat di ko napapatunayan sa'yo na totoo si B-Mobile. So good news, kasali na siya sa B-Mobile. Huwag kang titigil kung ano yung naumpisahan mo. Kasi gusto mo bang bumalik uli sa abroad? Gusto mo ba uling magtrabaho sa abroad? Bumalik sa dati. Eh, yun lagi kong tinatandaan. Kasi nga, di ba sabi ko sa'yo, natatakot ako na bumalik uli sa abroad.
sa mga OFW na kagaya ko, subukan ninyo na mag-invest sa WeMobile. Hindi naman habang panahon na nasa abroad kayo, darating ang time hindi nyo na rin kakayanin magtrabaho. Sana lang, huwag pagiging OFW ang ipamana ninyo sa anak ninyo. Ang ipamana nyo sa kanila yung makapag-aral sila at pagkatapos nun, magnegosyo sila. So ito na yung chance ninyo. I-grab nyo na to kasi bihira yung opportunity na ganito. Na hindi lahat ng company na nasasalihan ninyo ay kagaya ng WeMobile.